guys, good morning. So, ito kakain tayo ng onion, lagyan natin ng alamang. So, since kakauwi lang natin galing sa trabaho, and kakain muna tayo bago matulog. Ulam ko dyan is onion at saka yung isda. So, yung nakikita lang kasi dyan is yung kanin lang. Masarap kasi yung onion pag umaga. Iano mo sa alamang. Yung alamang na yan, kinuha pa ni Gemma yan nung umuwi siya, nagbakasyon. So, ayan, kain guys. So, bago tayo matulog, kailangan may laman ang tiyan kasi pag hindi ako kumain ng umaga tapos natulog ako, masakit sa tiyan. Hindi ako nakakatulog ng maayos. So guys, habang kumakain tayo, magkwentuhan muna tayo. Tulog man yung alaga ko. Nandito lang ako sa may sala. Kasi pag nagsasalita ako doon, makamarinig, magising ba? Tapos alas dos pa naman ng madaling araw ngayon. Oh, sarap na sarap si Inday sa onion na ulam at saka yung isda. Although ayaw ko sana palagi ng isda eh. So no choice. Yun lang naman ang pwede natin kainin. So guys, magkwentuhan tayo habang kumakain ako. So, pagkwentuhan natin. Ito, paano ako naging isang legit na caregiver dito sa Saudi Arabia, dito sa Jeddah. First, hindi ko naman pinapansin kasi wala naman akong knowledge sa about sa healthcare, 'di ba? Kasi since elementary ako hanggang high school, pangarap ko lang talaga is maging criminology. 'Yan yung course ko sana, kaso maagang lumante ang lola nyo. So ayan, nandito ako sa Saudi 2019 kasi umuwi ako galing ng Kuwait 2018, tapos pabalik sana ako ng Kuwait kaso mas pinili kong magpunta dito for may reason ako kung bakit ako napunta dito. Ngayon nung napunta ko dito, grabe, hirap na pinagdaanan ko, pero that's life. Ayan, habang nanganak ako, nagpa-part-time lang muna ako dito kasi wala akong mapag-iwanan sa bata at saka part-time lang naman yun. Mahal ang pagpapaalaga dito sa Jeddah, guys. So, nagpa-part-time ako. Tapos, sa Facebook, merong nagsali sa akin sa GC. Kumbaga na-inspired ako sa kanila kasi doon sa GC na yun, sinasabi nila mga 8K ang sahod nila, mga 5K, ganoon, mga 4K. So sabi ko, ang lalaki naman ang sahod ng mga to, samantalang nung nag-cleaner ako dyan sa Star Avenue, 2-1 na nga lang ang sahod every 2 to 3 months pa bago ibigay. So talagang grabe yung pinagdaanan, ultimo pambili ng tubig. Pahirapan, yun yung crisis time namin doon. Yung mga hirap na hindi ko pinangarap na maranasan ko pagpunta ko dito sa Jeddah. So, ayan guys, makamabulunan pa ako niyan. Ngayon, nung sinali ako sa GC na yun, grabe, parang sabi ko, paano ba to? Tapos may mga nag-ano na, uy, maganda kayong ganito, may mga school na ganito, ganon. So, pero may alam akong school dati na hindi caregiver. Tapos yun nga, nung nasali ako sa GC, doon ko na ano, habang nagbabasa ako ng mga sinasabi nilang ganito, ganyan, mahal ang sahod ng caregiver dito, na-inspired ako. Hindi ako na ano doon sa sahod, kumbaga na-inspired ako. Bakit sila nagagawa nila, 'di ba? Bakit ako hindi?
So ayun na nga, iniisip ko din paano ko mababayaran ang tuition. Kasi ang mahal eh, kala nyo ba? 100 plus ang tuition, 100 plus peso yun ha, tapos pamasahe mo pa. So eh magkano lang naman ang part time ko, diba? Tapos bibili pa ako pa diaper ng bata. So sabi ko, paano ko kaya yun ma-sustain? And then eto na guys, habang nagpa-part-time ako, napaisip ako, what if subukan ko mag-aral ng caregiver? Yun, tapos may friend ako dito, niyaya ko siya. Sabi ko, tara, enroll tayo. Kasi ganito, parang na-inspired ako, maganda yung trabaho nila. Nakakapagtrabaho sila ng maayos, nakakapagpadala sila ng pamilya nila ng maayos. So, yun nga, nag-decide kaming dalawa na mag-enroll. Tapos ang kagandahan dyan sa school, Asiacom, kasi hindi full payment. Kumbaga, every month na babayaran mo. So, unang bayad namin is 500. So, ito na, nag-aral na kami. Tapos, andun pa ako sa GC na yun. One time, parang 1 week ata ako, almost 1 month. Na akong na pumapasok sa school ng caregiver. Tapos doon sa GC may nag-ano sa akin na, gusto mo ba mag baby care? Sabi ko, sige. Tapos ito pang nakakatawa guys, baby care. Nung nanganak ako dito guys, ultimo pa pampaligo sa anak ko, hindi ko alam gawin. So yung kasama namin sa bahay, yun ang nagturo sa akin. Pero sabi ko, kakayanin ko. Once lang naman na tinuro sa akin. Wala akong kaalam-alam kung paano ba paliguan ng baby, ano ba yung gagawin, ilan ba yung titimplahin mong gatas niya. Pero since interesado ako na matuto, pinasok ko yun. Kumbaga yung experience ko sa anak ko, yun yung dinala ko doon sa trabaho ko ng baby care. Tapos hospital pa yung una kong salba. Mga ilang araw lang naman kami doon. Ito na, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, hanggang sa makatapos ako ng caregiver. Night duty ako lagi. At salamat sa Asiacom at saka sa mga nasa GC na kumbaga naging inspirasyon ko. Mahirap ang pinagdaanan ng isang student habang nagtatrabaho ka. Pero ito, nagtatrabaho naman ng maayos guys. So habang nung graduate ako ng caregiver, awa naman ng Diyos, simula nung may nagbigay sa akin ng trabaho, since nag-aral ako 1 month pa lang hanggang ngayon, okay pa naman yung trabaho ko guys. So ayan, napakwento tuloy ako ng mahaba sa inyo guys. Ganun talaga ang buhay, tasty-tasty lang. So ayan, kakauwi ko niyan galing ng trabaho, kasi night duty ako, 9 to 9. Diba? So trabaho lang guys, trabaho ng trabaho. Pag nakaipon, uwi na, mahirap pero kakayanin. As long as kaya, don't beg any tulong sa iba. Diba? Ganyan lang yun. So patapos na rin akong kumain guys. Bye bye. Patutulog na rin ako after uminom ng ng vitamin, para hindi ako nagigising. Kasi mahirap pag kulang ako sa tulog, natutulog ako sa trabaho. Ayoko naman ng ganun, kasi may mga mata eh. Sabihin nila, bakit ka natutulog sa trabaho mo, diba? So yan, tapos na rin ako. Yung gili-gili, bye.